Dito nga pala ako sa Kia Labang. So yung bagong-bago nilang showroom dito sa Labang. So yun guys, so pasok na tayo sa Kia Labang. Hi, hi ma'am. So before that, kailangan natin mag hand sanitize. Yan, tapos temperature check. Okay. Hi Miss Anna, anong mga bagong features ng Sorento 2022? So this is our Sorento 2022. However, this is just a demo unit from Kia Labang. The new logo will be released soon here, and we're going to have a new logo over here. Okay. And then? Also daytime running lights. Oh, daytime and LED headlamps. Okay. So, balita ko, may 360 na to, ano? Tama ba? Yes, sir. It is indicated here in the rear side. Saan yung... Okay. Saan banda yun, ma'am? We have also here at the back. Ooh. Here. So, ano tong ano na to? An automatic. Automatic na siya. So, hindi siya pwede bigla na lang gaganon? Ibababa? Yes. Oh. Still automatic. Still automatic. This is a 7-seater capacity po. Okay. It has manual fold for the third row. Medyo... And we have button here for the second row, which is, this is the right. Wow! This is the left. So, ano, hindi rin siya automatic na ganun. Yes, sir. So, kailangan talaga manual yung ano niya. Pero automatic yung pag-pindot. So, meron na rin pala siyang charger dito. Ano to? USB? Tama ba? Yes, sir. And an aircon. Wow. Control. May aircon controller pa. Laki ng space. Maganda yung ano. Pwede. So, kapag ano, pag pipindutin to, pababa na siya. Yes, sir. Oh. Ayos. So, pwede natin masilip yung loob. Dun sa ano. So, maluwag siya, no? So, paano ba ito, ma'am? Kailangan nilang pipindot po itong button na to. Saan yung button? Para para umangat? Yes, sir. And kapag pinindot niyo siya, sir, magbibigay siya sa inyo ng way. Whoa! Sa pa nga, ma'am, pwedeng po. So, kapag pinindot... Just test it. Okay. Oh! And same on the other side. Para dito kapag inangat to, pwedeng makapasok. Maganda. Yes, sobrang luwag. It has also cup holder over here, which is hindi po available sa 2019. So ngayon, papasok tayo sa ano, sa driver seat. Alright. Ganda oh. Okay, pasok na tayo. Alright. Okay. Para saan naman to? Yung set na yun, sir, is kayo po ang mag-a-adjust kung ano po sa set 1 and 2 yung adjustment na gusto nyo mangyari pag nagda-drive kayo. So, pag pinindot ko to, Magsiset po siya kung ano lang po gaano kalayo yung gusto nyo i-adjust po para sa seats nyo. Kung anong comfortable position nyo po for driving. And it is just not buttons that we have. So yun nga guys, mapagita ko sa inyo. Manual siya pero automated. Maganda, tinan mo. Ito, meron pa siya dito sa ano, para sa legs. So ngayon, ito naman. Siya naman yung mag-a-adjust dito sa height. Yan. Ito naman, adjust. Papalik. So ito naman, automated din yung dito niya sa gusto niyo sa sandalan niyo. So ito nga guys, ito yung cooling effect para dun sa upuan.
So, gagana lang siya kapag naka-start yung makina. So, ngayon, nasa ano tayo eh. Nasa showroom tayo. Hindi natin siya pwedeng i-on. Tapos ito naman para sa passenger. Yan. So, yun mga kaibigan, no? So, ito na yung style ng aircon niya. So, ang ganda ng pagka-design, no? Yan. Tapos ngayon, yung mismong manual, yung dashboard niya. Ito na. So, ano ba yung sensor na yung mismo ano niya sa aircon. Yan. Pa. Tap lang. Okay na. Diba? Social lang ano. So, ito 2022. So, papakita ko sa inyo yung pwede tayo mag-charge. Tapos, wireless charging na rin to. So, tama ba? Pag pinatong ko na lang yung phone dito na yung phone na may pwede mag-charge ng wireless, patong nyo lang dyan, mag-charge na yung phone. So, meron tayo, ayan o, tatlo yung USB. So, para saan naman tong USB? USB para sa music, tama? Yes, pero pwede din po siya. Pang charger. So, ito naman, yung kapag may icon ng charge yan, pwede mag-charge yan. Same sa passenger seat. Sige nga, tingnan nga natin yung sa passenger seat. Okay, so, ito na guys, yung nasa passenger seat na ako. So, ngayon, meron nga siyang dito charging port para sa passenger. Dami oh. So, di na kayo mag-aagawan pa. So, aircon. So, yung charging port. Oh, meron din charging port dito. Dalawa pa. But may ano man ito yung pang smoke. Pwede. Pwede din po siya doon. Oo, okay, tama. Pwede. May adapter. Lagyan na lang ng adapter para magkaroon pa ng USB. So, backseat. Pocket. Yan. Alright. So, yun, ano. Yan, o. Pag uupo na tayo sa likod. Standard seat din. Paano yung standard seat? Ano niya po, railings po niya is comfortable po yung driver's side po dito. So, kapag inusog po ni passenger, any driver itong side na to, mas luluwag po pa. Ah, luluwag ito pa. Ito po sagad na to. Ito na yung pinakasagad ng driver seat. Maluwag. Maluwag pa. So, ang height ko ay 5'6 po. So, ganyan po siya. Yan, no? So, sobrang luwag pa po. So, ito leather seat to guys. Leather. Yan o. So, guys, ito yung susi ng ano, no? Ng Sorento 2022. So, kaya na rin niya mag-start ng kotse. Nung makina, gamit lang na itong susing to. Kaso, hindi ako pwede mag-start eh, kasi nasa loob eh, di ba? So, yan. Yan ang mga kaibigan, no? So yun mga sales executive ng Kia Alabang. So kapag may mga questions pa kayo, punta lang kayo dito. Or ilalagay ko dyan sa description box yung mga contact numbers nila. So si Miss Anna, si Sir Raymond, si Ma'am Jen yan. So yan, punta lang kayo dito sa Kia Alabang. So pakita ko na lang dito sa description box yung address nila dito. So yun, ganda ng Kia Sorento. Tara na! So yun mga kaibigan, no? Comment down below lang kayo dyan kung gusto nyo i-test drive namin itong Sorento 2022. Di ba? Ako sa ba? Para sa susunod na vlog, abangan nyo.